Ito na ang mga balita. Learn at eat. Stephen ang pamumuno. Importante nga ba ito? Pag lunsad ng Asia Friday, may naitutulong nga ba? Pag ito panahon, mga estudyante na apeko, no? Ang pamumuno o leadership, importante nga ba? Ano nga ba ang leadership o pamumuno na yan? Nakatutok sa'yo, Jaynard. Ay, kami sa Love Gets Your Class kung hindi na panayam sa mga options. Opo, dahil po, kung wala itong leadership, there is a chance po na hindi po ma-manage ng maayos ang organization. Also po, leadership po is kailangan para po malaman po natin kung ano po yung mga parts ng mga tao sa group or organization na kinalokan natin. Maraming salamat sa iyong ulat. Balik sa iyo, Ejen. Paglunsad ng Catch Up Friday, may naitutulong nga ba? Nakatutok yan kay Kikot. Salamat, Ejen. Narito ako ngayon sa campus ng East upang ibahagi sa inyo ang paglunsad ng Catch Up Friday. Ang Catch Up Friday ay inunsad ng Vice Presidente at Deputy Secretary na si Sara Duterte noong January 12, 2024. Ang Catch Up Friday ay inunsyo noon ni Deputy Secretary Sara Duterte noong November 21, 2023 sa kanyang talumpati. Eh, hindi pa rin maganda ang assessment, ang scores ng mga bata. Ibig sabihin, we need to innovate. We need to do something else. That is why I ask the curriculum and teaching strand. We need to allot one day sa Monday to Friday natin na yun lang ang gagawin ng lahat ng bata at lahat ng teachers. That is why they are making a policy now that every Friday will be catch up Fridays. Ibig sabihin, wala tayong gagawin kundi turuan ang mga bata magbasa at yung mga marunong na magbasa, ituro sa kanila ang critical thinking and analysis. Yung mga marunong na sa critical thinking and analysis, pasulatin ninyo ng libro, pasulatin ninyo ng essay, lahat. So starting January 12, 2024, every Friday will be catch up Fridays, particularly for reading. Ayon sa Deputy Secretary na si Sara Duterte, ang Catch Up Friday ay makapatulong sa mga estudyante upang mapabuti ang kanilang reading skills, reading comprehension at critical thinking. Dumako naman tayo kay Tini upang kausapin niya ang mga mag-aaral tungkol sa Catch Up Friday. Tini? Salamat, Clifford. Narito ako ngayon sa campus upang manghingi ng mga panayam tungkol sa Catch Up Friday. Yes po, kasi po doon ko na i-improve yung comprehension po natin sa reading and other lessons po sa about sa ESP and other factors. Para sa Balitang East, Learn at East. Balik sa'yo, Bunny. Maraming salamat. Dumako na magtawa ka na agent. Maraming salamat, Kels. Nadarama na nga ba ng e-student ang pag-init ng klima? Narito ako sa Governor Luis A. Ferrer Jr. National East High School o mas kilalang Blackgen upang tanungin ang ilang mag-aaral kung nararanasan ba nila ang init ngayong Marso. Then name in section ko, Marian Cassandra Manzanal 7 Arceliana. Okay po. Nararanasan niyo na po ba ang init ngayong Marso? Opo, napakainit po. Lalo na po pag-uwian, napakainit. Rinan Reyes from 9 Guayabanon. Ang init ngayong Marso? Opo, dahil mas mainit siya ngayon kumpara sa dating past few months po kaysa ngayon. Narito si Frances Bawaan upang ihatid ang dapat nating malaman patungkol sa pag-init ng panahon.
chika ni Frances. Ano nga ba ulit ang pag-init ng panahon o global warming, mga ka-is? Na magsimulang gumamit ng uling, gas na sasakyan, usok mula sa factory o tinatawag na fossil fuel, ang mga tao nakadaragdag ito sa carbon compound at napupunta sa ating atmosphere. At dahil maraming taong gumagamit ng tinatawag nating fossil fuel, hindi na kinakaya ng ating kalikasan i-absorb kung kaya't naiiwan o naiipon sa ating atmosphere at nagkakaroon ng greenhouse effect. Ang mga epekto sa atin ng climate change ay matinding pag-init ng panahon, matagal ng tagtuyot. Dumako naman tayo kay Dana. Dana? Ayon sa mga eksperto, ang pag-iwas sa pagsusunog ng mga basura dahil ito ay nagdudulot ng polusyon sa hangin at panganib sa mga tao. Katulad ng mga sasakyan at ang pampabrika na naglalabas ng mga maitim na usok ay maaari ring mabawasan sa pagtatanim ng mga halaman at puno, pag-recycle ng mga plastic at paglilinis ng ating kapaligiran, maaari mabawasan ang pag-init ng panahon. Ayon, tutukan naman natin ang mga dapat gawin upang hindi tabdan o maapektuhan ng init. Upang maiwasan ang heat stroke, ito ang mga dapat gawin. Gumamit ng sunscreen o pagprotekta sa ating katawan mula sa araw katulad ng paggamit ng payong. Pag-inom ng tubig lagi. Pagsuot ng light color na damit. Para sa Balitang East, learn at ease ako. Ako si Altea Dalyon, nag-uulat balik sa inyo, AJ at Neil. At yan lamang po ang mga balita ngayong araw. Ako nga po pala si AJ Lillian Makabenta. Ako naman po pala si Neil Sherman Tay Balik. Nag-uulat para sa Balitang East. Learn at ease.